We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Lisensya ng isabong, hindi kinansela ng Malacanang. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, tuloy ang operasyon ng isabong. Pero magkakaroon ng masusing investigasyon ayon ito mismo sa Malacanang. Ivy, matatandaan na naging kontrobersyal ang betting game na ito matapos ang pagkawala ng higit 30 kalalakihan. Ganon din ang pagkalulong ng ilang pulis na nakadestino dito sa Southern Tagalog. Nagdesisyon ang Malacanang na huwag kansilahin ang lisensya ng isabong. Sa kabila ng mahigpit na panawagan ng Senado sa PAGCOR na kansilahin ang lisensya nito, nagsasagawa ng hearing ang Senado sa pagkawala ng nasa higit 30 kalalakihan sa Maynila at Calabarzon. Pero ipinag-utos ng Malacanang sa PNP at NBI ang pagsasagawa ng masusing investigasyon sa loob ng 30 araw simula noong Martes. Inatasan din ang PAGCOR na inspeksyonin ang mga isabong gaming sites para matiyak na sumusunod sa kasunduan. Bukod naman sa investigasyon, mahigpit rin na binabantayan ng PNP ang mga tauhan nito, lalo na at may ilang alagad ng bata mula sa Calabarzon at Mimaropa na nasangkot sa tangkang pagnanakaw at pang-hold up dahil sa umunoy pagkalulong sa isabong. Medyo nasisira ang ating the moral fiber of every Filipino is slowly being destroyed dahil nalululong na tayo sa sugal, sa isabong. So may pit na kinagbabawal ng ating CPNP na sana Walang miyembro ng ating kapulisan ang nag-engage sa isabong. Dagdag pa ng mataas na opisyal ng PNP habang kinakausap ang mga hepe ng pulis sa Calabarzon. Tinaasa na ng pamahalaan ng sweldo ng pulis para sa sakripisyo at oras na nawawala sa pamilya. Kaya dapat raw natumbasan ito ng tapat at malinis na serbisyo. So kung magsusugal ka na rin lang, sugalan mo na yung kinabukasan ng iyong mga anak. At least yun, nakikita mo na nadidevelop at nagkakaroon ng maayos na future yung iyong mga anak. Bukod sa paalalang pag-iwas sa sugal, ipinaalala rin ng PNP sa bawat miyembro nito ang mahalagang papel na gagampanan sa darating na eleksyon. Ivy, bukod sa pag-iwas sa sugal, kahandaan sa eleksyon ay nagpaalala rin ng PNP sa mga pulis dito sa Calabarzon na iwasan ang maging non-partisan. Iwasan daw ang magpahayag ng saloobin tungkol sa mga napupusuan o ibobotong kandidato sa darating na eleksyon. Ivy? Maraming salamat, Andrew Bernardo. Forest fire na itala sa Mount Batulao sa Balayan, Batangas. Narito ang report. Nasunog ang bahagi ng Mount Batulao na sakop ng sityo Balagbag, Barangay Patugo, Balayan, Batangas nitong Miyerkules ng gabi. Agad namang inalam ng lokal na pamahala ng Balayan, Bureau of Fire Protection at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayan ang sanhi ng sunog. Kaya po namin napuntahan, hindi po dahil sa airport, kaya po namin napuntahan, nasa sambat po ako ngayon.
Tapos may message na sa GC, bukod pa po na nasa Facebook, ataw po namin doon sa sabat, kita ka po mas... Ayon sa LGU, grass fire daw ito at accidental in nature. Napula na umano ang apoy. Taon-taon din daw itong nangyayari sa lugar. Wala namang naiulat na nasaktan dahil wala ring residenteng nakatira sa mismong pinangyarihan ng sunog. Paalala naman ng MDRRMO sa mga residente. Nasa pangyayari po ng mga insidente na maaaring maglagay sa kapahamakan ng buhay at kabuhayan ng komunidad, ay agarang ipagbigay alam sa ating pamahalaang bayan upang agarang maaksyonan. Ace Medrano, Balitang, Southern Tagalog. 6,297 ang mga bagong kaso ng COVID-19 na itala ng DOH mula March 1 to March 7. Narito ang report. Nakapagtala ng 6,297 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa mula March 1 to 7, 2022 base sa pinakahuling weekly bulletin ng Department of Health. Umabot naman sa 899 ang daily average cases. Mababa ito ng 30% kumpara sa naitalang kaso noong nakaraang linggo. Sa mga bagong kaso sa linggong ito, tatlo lamang o 0.05% ang severe and critical cases. Nasa 650 naman ang bilang ng mga namatay. Pumalo naman sa 1,055 ang naitalang severe and critical cases. Umabot sa 25.7% ang intensive care unit utilization rate at 18.4% ang non-ICU bed utilization rate. Samantala, umabot na sa 63,690,701 ang bilang ng mga fully vaccinated sa bansa. Nasa 10,554,093 naman ang nabakunahan na ng booster shots. Ito ang unang weekly COVID-19 case bulletin ng DOH. Nauna nang inanunsyo ng kagawaran na mula sa dating daily, weekly na ang paglalabas nila ng COVID-19 bulletin na nakafocus na sa active severe and critical infections at intensive care unit utilization. Sa Calabarzon region naman, umabot na sa 493,925 ang tinamaan ng virus kung saan 1,104 ang active cases. Nasa 479,509 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH-CHD Calabarzon. Ace Medrano, Balitang, Southern Tagalog. Nagsagawa ng Intensified Law Enforcement Operation ang Land Transportation Office o LTO Calabarzon sa San Pablo City, Laguna. Pagpapatuloy daw ito ng monitoring ng LTO Regional Law Enforcer Officers. Umabot sa 328 na tsuper ang nahuli sa lugar nitong Miyerkules dahil sa paglabag sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Ayon sa LTO, bagamat hinabaan na nila ang validity ng pagpaparehistro ng mga sasakyan at pagkuha ng lisensya, marami pa rin daw ang hindi nag-renew, dahilan para mas paigtingin nila ang kanilang operasyon. Nagpapatuloy rin daw ang intensified law enforcement operation ng ahensya. Proseso ng paggawa ng balisong natatak Batangas, alamin sa report ni Lorenzo Ilagan. Kilala ang mga Batanggenyo bilang matatapang. Kape pa lang, barako na. Ang kanilang kutsilyo, matalim at dekalidad ang gawa. Matatagpuan sa Barangay Balisong, Taal, Batangas ang mga pagawaan ng ipinagmamalaking kutsilyo ng mga Batanggenyo. Isa na nga rito ang balisong. Nung bata kami kasi palibasa kami walang ginagawa nga, din nanonood-nood lang kami. Tapos yung habang lumalaki na, nag-uutay na kaming humawak ng gamit. Bagay nagtitilad-tilad, napokpok, hanggang sa pagbubutas na, hanggang sa natuto na kami makabuo. 18 taon ang gumagawa ng balisong si Felix at ayon sa kanya, 4 na oras ang inaabot para makagawa ng isa nito. Kukuha tayo ng gamit ng parter, yung plantilla. Then, meron kaming pang-cutting, pero manumano din yon. Pagka-cutting namin noon, bukuha kami ng isang tulad ng isang bakal, mumuldehin namin yung bubuo. Wala sa plat, hanggang mabubuo namin ng ganito. Pag pinilas na namin dito at ganito ng kaganda, pwede namin lagyan ng pinaka-cover. Pag nabilog na namin yun, kumpleto na yung cover niya, lalagyan namin ng talim. Mahirap mang gawin, ipinagpapatuloy ni Felix ang paggawa ng balisong dahil ito ang pinagkakakitaan niya noon pa man. Ayon sa isang bumibili, pabalik na sila ng Aklan, pero dumayo pa sila rito para sa balisong ng Taal, Batangas. Ka-chance na pauwi, sabi ko daanan na lang. Nandito rin naman. Tsaka maganda talaga siyang klase. Iba ibang gawang Batangas . Kasama si Buhay Adante Jr., Lorenzo Ilagan, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pagtangay sa bag ng isang fruit vendor sa Talisay Public Market sa Camarines Norte na hulikam. Alamin yan sa report ni Dayan Localiano. Sa pulsa CCTV ang pagtangay sa bag ng isang fruit vendor sa Talisay Public Market kahapon, March 9. Kakabukas pa lang ng pwesto ni Eileen Kalinog at habang abala sa pag-aayos ng paninda, ang lalaking ito na nakaitim na t-shirt nakailang beses nagpabalik-balik sa pwesto ni Eileen. Maya-maya pa, habang abala sa customer si Eileen, nakakuha na ng tiyempo ang lalaki at tinangay ang nakasabit na bag ni Eileen sa kaliwang bahagi ng kanyang fruit stall. Ay kahapon talaga, mabigat yung kinuha ko dyan. Kaya sinabit ko muna yung bag ko. Ngayon, tiwala akong na ganun, nakasanayan namin ang kasama ko. Naglalaman ng humigit kumulang 20,000 pesos na cash, dalawang cellphone, alahas, ATM cards at vaccination card ang laman ng kanyang bag na tinangay ng hindi pa nakikilalang lalaki. Ayon sa Talisay Public Market Admin, bagamat may CCTV sila, hirap din naman daw silang matutukan ang bawat isa nito. May CCTV kami for monitoring, pero it doesn't mean naman na 24 hours kami or during naman office hours, eh, kailangan kami nakatingin sa ano. As you can see, 16 channels yon. So kung titignan mo yung monitor, hindi mo naman right after makikita na yung 16 na yun, ay makikita mo na isa ang tingin lang. Pagka may mga illegal parking, so yung mga ano, yun yung namo-monitor namin. Na-stress kasi ako eh. Malaga sa akin yun eh. Kamusta po yung... Parang nakawalan na ako ng gana na gano'n. Na humingi ka ng tulong dito, parang ang hirap aksyonan. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang pulisya na kasalukuyang nagbabarabarangay upang makakuha ng ilan pang detalye sa posibleng pagkakilanlan ng suspect. Dayan Localiano, Balitang Southern, Tagalog. Mga turista, dagsana sa iba't ibang pasyalan sa Calamba City, Laguna. Sundan sa report ni Andrew Bernardo. Nasa ilalim na ng Alert Level 1 status ang lalawigan ng Laguna. Kaya naman, mas bukas na ito sa mga turista. Gaya ng resort na ito sa Barangay Pansol, Calamba City, ang grupo ng mga tatay na ito, dumayo pa mula Metro Manila. Kapag-swimming na kami, exercise. Kasi sa edad naman, kailangan namin talagang mag-exercise. Eh, hirap kami lumabas kasi siyempre, ilag din kami sa mga checkpoint na pabalikin kami. Pero ngayon okay na kasi level naman nga medyo maluwag na. Tanatuloy-tuloy na. Tanatuloy, na. Normal na ulit. Bagamat nandun pa rin ang pag-aalala ng ilang magulang, nagagawa na nilang isama ang mga anak sa pagre-relax gaya ng turistang ito na kasama na ang limang buwang gulang na anak. Nandun pa rin yung pag-aalala. Pero ano lang, ingat lang. Kahit maluwag na ang protocols, sinisiguro pa rin ang resort na may patutupad ang minimum public health standards. Strict pa rin po. Hindi po kami nagka-crowded. Tapos po, yun nga po, hiwa-hiwalay pa rin. Hindi. Tapos no mask, no entry talaga. Tapos po yung kung ilan lang yung kailangan, yun lang po. Hindi kami nagdadami, sir. Kung mag 100% na, hindi pa po. 50% pa rin kami. Hindi kami nagdadami ng tao. Bukod sa resort, maganda rin ang epekto ng mababang alert status sa malaki at maliit na negosyo sa Barangay Pansol. Napakalaking tulong po kasi talagang sobrang ano, natulungan kami sa pagbabalik ng mga negosyo namin. Katulad ako, lahat ng mga customer ko ay sa resort. Pagka sila ay nag-swimming, syempre automatic sa akin sila o-order ng mga pagkain. Natutuwa po ako ta, nakakapagtinda-tinda na ako panggastos namin sa araw-araw. Kasi yung asawa ko, walang hanap buhay. Ayon sa Tourism Council ng Pansol, nasa halos 1,000 resorts ang nalugi dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19. At inaasahan nilang kahit paano ay makakabawi na ito ngayong bukas na ang lahat dahil sa mas mababang alert level status. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog. Dalawang centenarian ang nakatanggap ng ₱100,000 na cash incentive mula sa Department of Social Welfare and Development sa Batangas City. Sila ay sina Lola Belen Caido ng Barangay Poblasyon 3 at Lola Belen Maligalig ng Poblasyon 8, parehong 102 taong gulang.
Ang nasabing one-time cash incentive ay bilang pagkilala at pagpupugay sa mga taong nakaabot ng 100 taong gulang at higit pa. Pagsunod ito sa Republic Act 10868 o ang An Act Honoring and Granting Additional Benefits and Privileges to Filipino Centenarians and for Other Purposes, also known as the Centenarians Act of 2016. Nagbigay rin ang pamahalang lungsod ng 20,000 peso sa mga senior citizen ng lungsod na nagdiwang ng kanilang 100 taon at higit pa na kaarawan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pamilya ng seaman na umano'y nahulog sa isang cargo ship sa Norway, umaasang ligtas ang kaanak. Alamin ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Ramdam ang lungkot sa bawat sulok ng bahay ng pamilya Manggiat sa barangay Bilukaw, Malvar, Batangas dahil sa masamang balita na natanggap ng mag-asawang Gudencio at Josephine tungkol sa panganay nilang anak na si Nick Brian. Nagtatrabaho bilang seaman. Ang 25 anyos na si Nick Brian at 5 buwan pa lamang nakakasakay ng barko sa bansang Norway. Pero nitong nakaraang linggo, nahulog umano ito sa sinasakyang cargo ship at hanggang ngayon, hindi pa rin ito nahahanap. Sobrang sakit, sir, nangyayari. Napakasakit sa amin, hindi makakain, hindi makatulog sa pag-aalala po sa aking anak. At hanggang ngayon po, 5 days na hindi pa siya nakikita. Kaya sobrang sakit po sa amin. Napakasakit, sir. Wala po kaming ginawa, kundi umiyak na lang, magdasal. Tinataas po namin sa Panginoon ang kaligtasan ng aking anak. Hindi naman maiwasang maghinanakit ni Aling Josephine, lalo at nabalitaan sa agency na bumabyahi na ang barko, gayong wala pang malinaw na impormasyon sa kanila. Natakbo na po ang barko. Hanggang ngayon, wala pa po silang naibibigay sa aming report. Diba dapat po kung under investigation, naka-hold pa yung barko. Nananawagan ng ama na tulungan sila ng pamahalaan para agad na mahanap ang anak, ang bunso namang kapatid. Umaasa pa na makakabalik pa ng ligtas ang kanyang kuya. Sana huwag nilang tigilan ang paghahanap sa aking anak. At tulungan nila kami na maayos na pag-asikaso doon sa pangyayaring iyon. Sana po mahanap na po siya ng buhay at makauwi na po. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, sa agency ni Nick Brian, maging ang tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration para sa kanilang pahayag ukol dito. Umaapila naman ang pamilya Manggiat ng agarang tulong para sa nawawalang kaanak. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Simultaneous earthquake drill isinagawa ng iba't ibang ahensya sa Calabar Zone. Narito ang report. Nakiisa sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill para sa taong 2022 ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Calabar Zone ngayong araw. Ayon sa Office of Civil Defense 4A, nakiisa ang kanilang mga kawani sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagiging kalmado sa pagkakataon na narinig ang hudyat ng isang lindol. Isinagawa rin nila sa kanilang opisina sa Calamba City, Laguna, ang duck, cover and hold na inisyal na aksyon upang masiguro na ligtas ang sarili sa posibleng panganib na dala ng lindol. Ang mga empleyado ng isang mall na ito sa Mauban, Quezon, nakiisa rin sa nationwide simultaneous earthquake drill. Matagumpay daw itong naisagawa sa pagtutulungan ng management ng mall at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Mauban, Quezon. Nakiisa rin ang mga pulis sa Lopez Municipal Police Station sa Lopez, Quezon at ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa Calatagan, Batangas. Nakilahok din ang kapulisan ng San Pedro City Police Station sa San Pedro City, Laguna. Isinagawa ang Nationwide Disaster Preparedness Activity na ito bilang suporta sa advokasya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at bilang paghahanda kung sakaling magkaroon ng lindol. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Arestado ang tinaguriang rank 1 most wanted person sa Calabarzon dahil sa kasong rape sa barangay Libho, Pulilio, Quezon. Kinilala ang sospek na si Ricky Galangera de Guzman, 44 anyos ng barangay Pamatdan, Pulilio, Quezon, na naharap sa 28 counts of rape at 2 counts naman sa acts of lasciviousness. Nahuli ang sospek sa isinagawang manhunt operation ng mga otoridad. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Pulilio Municipal Police Station ang sospek. Low pressure area magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ayon sa PAGASA. Narito ang report. Patuloy pa ring binabantayan ng isang low pressure area o LPA na nasa may bahagi na ng Sulusi malapit sa Palawan. Nananatili pa ring mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Dahil sa epekto ng LPA, makakaranas na maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Samantala, nakaaapekto ang northeast monsoon o hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Nakaaapekto naman ang shear line o pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin sa malaking bahagi ng Visayas. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan dulot pa rin ng LPA. Paalala po sa ating mga kapuso sa Palawan na mag-ingat dahil ang mga pag-ulang nararanasan ay posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil sa amihan, makakaranas na maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon. Asahan naman ang maganda at maliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Calabarzon. Sumikat ang araw kaninang alas 6:08 ng umaga at lulubog naman ngayong alas 6:06 ng hapon. Ginanap na Federation of International Cable Congress ng Federation of International Cable TV Association of the Philippines o FICTAP, dinaluhan ng ilang kapuso stars. Alamin yan sa report ni Dayan Localiano. Star-studded ang 22nd International Cable Congress ng Federation of International Cable TV Association of the Philippines o FICTAP. Pinaningning ito ng mga bigating bituin ng GMA Network na media partner ng FICTAP. Dumalo rin virtually si GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon at nagbigay siya ng special message na naging highlight ng GMA Hour. This Congress is significant to me because I admire FICTAP. I believe in your mission, the work that you do, and admire your achievements despite the many challenges in the recent years. Present sa Congress sina Geneva Cruz, Glyza De Castro, Jeric Gonzalez at Christopher Martin. Sila rin na naghandog ng award para sa raffle draw sa event. Ang singer-actress na si Geneva Cruz, ibinida ang kanyang bagong show sa Kapuso Network na Little Princess. Nagpasalamat naman si Glyza De Castro sa mga miyembro ng FICTAP at in-invite ang audience na panoorin ang kanyang upcoming show na False Positive. Napawaw naman ni Kapuso actor Christopher Martin ang FICTAP audience sa kanyang special number, habang si Jeric Gonzalez hinaraan na ang crowd sa kanyang performance sa new single niyang Hihintayin Kita. There are so many new technology that our FICTAP members should learn because of the huge number of subscribers in the cities and most especially in the countryside na nangangailangan ng connectivity. Nagpasalamat din si GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Beltran Amoroso sa FICTAP at mga miyembro nito sa pagiging katuwang sa paghahatid ng mga mahalagang lokal na balita sa iba't ibang komunidad sa bansa. Dayan Localiano, Balitang Southern Tagalog. Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Negosyo Center Gasan ng dalawang araw na skills training sa paghahabi gamit ang nito sa Barangay Tapuyan, Gasan, Marinduque. Naisakatuparan ng training sa pakikipagtulungan ng sangguniang barangay ng Tapuyan at ng grupong Tito Nito PH. 15 local weavers mula Barangay Tapuyan at Kabugaw ang dumalo sa aktibidad. Ilan sa mga produktong nagawa ay Nito Tissue Holder at Nito Plant o Planter. Layunin ng programang madagdagan ang mga maghahabi sa lugar at magkaroon ng pagkakitaan ng mga residente. Ginawaran naman ng sertipiko ang mga lumahok na residente bilang pagkilala sa kanilang pakikisa.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.